Okay, so tayo makakaupo na po. Wonderful Words of Life. Yan po yung pamagat. May awit din po yan na yan po yung pamagat, Wonderful Words of Life. So, pamagat lang po yan. Pero alam niyo po, ang Biblia po, bagamat ito po yung lagi nating tinuturo, ibig sabihin, ang lahat ng mga tinuturo ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Subalit gusto kong pagtuunan natin ang pansin mismo itong salita ng Diyos na pag-aralan ngayong umagang ito. Sapagkat kahit paman na ipapangaral ito, yung pong papahalaga natin ay hindi po na ipapakita minsan, lalo na sa ating pribading pamumuhay. Kaya nga po mahalaga rin na atin pong aralan ano ba yung mga bagay na dapat gawin natin sa salita ng ating Panginoon. Hindi po nalilingid sa atin na ang Biblia ay hindi po mahirap hanapin sa atin ngayon. Hindi rin mahirap na magkaroon tayo ng Biblia. Wala man tayong book na masasabi Biblia, ngunit meron tayong cellphone na Android. Pwede po makapag-download ng mga Bible application dyan na King James Version. At doon pa lamang ay libre na tayong makakapagbasa ng salita ng ating Panginoon. And the Bible also tells us, or taught it in the scripture, that is profitable for us. So kaya nga sabi nga po roon sa 1 Timothy or 2 Timothy 3:16, all scripture is given, ibinigay. So kanino ba ibinigay ang salita ng Diyos? Tayo po na bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, ibinigay po yan. Kung ibinigay man sa atin, dapat pahalagaan po natin ito. Yan. At sabi rito, and is profitable for doctrine. Yung sinasabi, profitable, kapakipakinabang. Lahat po tayo ay naghahangad ng mga bagay na kapakipakinabang sa atin. Hindi po natin hinangad ang mga bagay na walang pakinabang. At ang Biblia, tinuturo po na kapakipakinabang sa atin. Kaya sabi po, profitable. Kapakipakinabang. Para saan po ito kapakipakinabang? Sinasabi nga po doon ay kapakipakinabang para sa tamang katuruan o doktrina. So marami po mga katuruan na naglipan na sa sanlibutan. Pero dalawang klase lang po yan kung ating ikakategorize. Meron pong mga palsong katuruan, meron pong mga tamang katuruan. At ang tamang katuruan ay matatagpuan lamang sa banal na kasulatan. Kaya nga po yung doctrine dyan na right teachings sa mga tao ay kung ano-ano na lamang katuruan ang pinapaniwalaan. Pero ang pinapaniwalaan ba natin ay tama? Okay. Minsan, pakinig tayo ng pakinig ng mga iba't ibang katuruan. Pero, ang tamang katuruan lamang ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Na ibig sabihin kung itinuturo yan ang banal na kasulatan, yan po yung katuruan. Eh, marami pong mga nagbabaluktot ng katuruan ng ating Panginoon. Na kung ang isang tao ay hindi, o nagsasabing mananampalataya, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, ay mapapaniwala siya ng mga nagtuturo ng malikong katuruan. So, it is profitable for doctrine or reproof. Sinasabi rin doon, ano ba yung reproof? Ito pa yung sawata sa atin. Ibig sabihin, sinasabi po kung ano yung mga mali natin. Mali na dapat hindi natin ginagawa. Okay. So, hindi po kailangan may magsabi sa atin kung ano yung mali natin kasi kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, automatic po yan, alam po natin kung ano yung mali. Mali na dapat natin gawin. Okay, siya nagsasabi na sa atin. Not only for reproof, but for correction. Hindi lang po sinasabing mali natin, kundi sinasabi pa sa atin kung paano natin nakukorek o maitatama yung mga mali na ating ginagawa. So what? The Word of God.
Kaya nga sinasabi wonderful. Talagang ito yung nagtuturo sa atin ng tama. Okay, para hindi na tayo magtatanong, ano ang gagawin ko? Okay, so, for correction and for instruction in righteousness. Ibig sabihin, ito rin po yung nagbibigay sa atin ng panuto. Panuto o instruction kung paano po tayo mamuhay ayon sa katuruan ng banal na kasulatan. Wow. So which of us should give most importance to hearing and reading God's words? Ano ba ang ibig sabihin ng word na utmost? Okay. So, ang ibig kong sabihin yan ay premium o kaya yung pinakamataas na importansya. Na ibig sabihin dahil ang Biblia nga po ay napakahalaga sa atin kapakipakinabang. Bigyan po natin ito ng mataas ng antas ng importansya o gawin natin na pinakamahalaga sa buhay natin. Ito ay ang pagkikinig nito at ang pagbabasa nito. Ayan po, pag sinabing utmost, supreme. Ayan din po ang ibig sabihin ng utmost. Supreme importance. Wala nang mas mahalaga pa sa atin kundi yung salita ng ating Panginoon. Bakit nga po dapat bigyan natin ng utmost importance? Dahil po sa salita ng Diyos, ebanghelyo niya, tayo po ay naligtas. Nakilala natin ang daan ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Di po ba dapat lang na mabigyan natin ang pinakamataas na halaga ang salita ng ating Panginoon? Kaso lang, nangyayari minsan, mas mahalaga pa yung mga cellphone natin. Buti sana kung meron kang Bible application dyan at binabasa mo. Okay. Kaso maghapon na, nahinawakan mo yung cellphone mo. Okay. Saya ka dyan, nag-chat-chat, nag-text, o ano-ano man, nag-tiktok, nag-Facebook, nag-YouTube, na hindi mo man lang nabasa yung salita ng Diyos. Okay. So, ibig sabihin lang, hindi mo pinapahalagahan ang salita ng ating Panginoon. So, what leads us to give utmost importance to hearing and reading God's words? Well po, ang mahalagang katanungan na sasagutin po natin mula sa ating text ngayong umagang ito. And below are the two elements or factors that leads us to give most importance to reading and hearing God's words. Ano po itong mga elements or factors na ito? First is that it's descriptions. Tignan po natin bakit nga ba bigyan natin ng pinakamahalaga antas ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, dahil po unang-una sa kanyang kung paano i-describe ito sa atin. Dito po sa verse 7 hanggang 9, kita natin kung paano po i-describe o inilalarawan sa atin ang salita ng ating Panginoon. Una po na description dito sa atin ay ito po ay sinasabing perfect. Sabi sa verse 7a, the Lord of the Lord is perfect, converting the soul. So, ang perfect sa Tagalog ay sakdal. Yan, walang pagkakamali. Walang pagkukulang. Yan po sinasabing perfect. Hindi po kagaya ng ibang mga katuruan na may napakaraming mali, napakaraming pagkukulang. Kaya nga dahil sa kakulangan ng pagkukulang, kakulangan ng mali o kawalan ng mali, sinasabi rito na ito nga po ay nakakapag-convert ng soul. Nakakapagbago ng kaluluwa ng tao. Ibig sabihin po yung isang hindi ligtas na kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ito po ay maliligtas. At wala na pong ibang salita na nakapagligtas kundi po ang salita ng Diyos. Yan po yung ibang helyo.
Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa cross na sinasabi nga ng Biblia na siya ay namatay. Re-living at nabuhay muli. Katapos ng tatlong araw. Diyan po tayo na-convert na mula nung ating tinanggap ang ating Panginoong Kristo, sinampalatayanan siya, ang kanyang salita, ay unti-unti po nagkakaroon na ng pagbabago sa ating buhay. Yung isang ligtas na dati masama, ay naligtas at makita kung paano binabago at binabago ng salita ng Diyos sa ng Panginoon ang buhay. Yan po yung pagiging sakdal ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga kung sakdal, anong dahilan? Bakit ayaw natin bigyan ng supreme importance or utmost importance ang salita ng ating Panginoon? Bakit ganun na lamang na parabagang wala tayong kasasalamat sa ating Panginoon na hindi natin mapapahalagaan ang dahilan kung bakit tayo naligtas? Kung walang ebanghelyo, hindi po tayo talaga maliligtas kasi mismo ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin, sabi roon sa Romans 1:8, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to them that believe, to the first and also to the Gentiles." Saan po matatagpuan ang ebanghelyo? Hindi po natin matatagpuan kung saan-saan lang. Kundi matatagpuan natin dito sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga bilang mga taong ligtas, mahalaga na pahalaga natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito pa ang magliligtas sa atin sa pagkakasala. Sabi nga doon sa Psalms, "Thy word have I hid in my heart." Psalms 119 ba yun? 11? "Thy words have I hid in my heart that I might not sin against thee." Wow. So nililigtas tayo sa pagkakasala. Hindi lang inilagtas na tayo mula sa impyerno at nagkaroon ng buhay na pag-asa papunta sa kalangitan o kaharian ng Diyos. Bagkos sa pang-araw-araw na pamumuhay natin sa pamagitan din ng salita ng Diyos, tayo po ay mailalayo sa pagkakasala laban sa ating Panginoon. Upang nagagawa ng sakdal ng salita ng Diyos sa atin. Not only that it is perfect, but it is sure. Sabi nga rito sa 7b, "The testimony of the Lord is sure, making wise just simple." Sigurado ka. Binunawa yan ay walang anumang pagsisinungaling, ang daraya. Okay? So ito po ay sigurado talaga. Yan yung tumpa. Na hindi minsan nakakarinig tayo kung anuman mga sinasabi ng tao. Sure ka ba sa sinasabi mo? Kasi may mga nagtatanong na ganyan eh. Talaga ba totoo? Kung gagawin ko ba yan? Ganito, ganito? Okay? So alam nyo, itong salita ng Diyos, sinampalatayanan natin, nakakasigurado tayo na yan ay totoo. Gaya ng mga pangako. Kung atin pong minanghawakan yung mga pangako ng Diyos, ang pinanghawakan po natin ay merong pasiguraduhan. Kaya nga meron tayong sinasabing assurance of salvation. Sinasabing ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan ay totoo. Yan ay sigurado. Okay. Hindi mo dapat pagdudahan. Itaga mo na sa bato, sabi nga nila. Yan na talaga. Okay. Hindi mababago yan. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo dapat nag-alinlangan sa salita ng ating Panginoon. Kumpara sa mga katuruan ng mga tao, nandiyan, pinagdududahan, pinag-alinlangan na. Walang kasiguraduhan ang mga katuruan ng tao. Okay. Kaya, nakakalungkot doon sa mga naniniwala sa katuruan ni Confucius. Katuruan ng mga ni Lenin. Ayan. Alam niyo mo si Lenin?
Yan po ay socialist communist. Okay. So, mga katuruan nila na daming naniniwala. Katuruan ni sino itong sa Islam? Ha? Muhammad. Wow. So, tinuruan lang niya yung mga asawa niya. Yung mga asawa niya ay nagpalipanan ng kanyang katuruan. Ang dami ngayon mga Islam. Wow. Naniniwala sa maling katuruan. O katuruan pa, huwag na tayong lobas sa atin. Marami rin ito ngayon naglipa ng katuruan. Na walang kasiguraduhan. Katuruan ng kaligtasan na walang kasiguraduhan. May mga nagtuturo ng ibang mga paraan ng kaligtasan na hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan. Basta't ang kaligtasan na itinuturo at naririnig natin ay hindi tinuturo ng Biblia. Labas ang Ibanghelyo ng ating Panginoon, ibig sabihin, hindi tayo siguradong yan. Kaya kung meron man kasiguraduhan ng kaligtasan, ayan po yung katuruan ng Biblia. Ayan po yung Ibanghelyo ng ating Panginoon. It is perfect. It is sure. Sinasabi rin dito sa verse 8, it is right. Ano ba ang right? Anan, tama po ba? Tama. O sabi po rito sa verse, is it that statutes of the Lord right? So, walang mali. Yan. Okay, hindi mo makikitaan ng anumang pagkakamali ang salita ng ating Panginoon. Wow. Di ba? Di kung hindi mo nakikita ng mali, di ba dapat pagtiwalaan mo? Na ibig sabihin, kung tayo rin po ay sasampalataya sa salita ng Diyos, ay magiging tama ang ating pamumuhay. Kung atin pong i-apply sa biyaya ng ating Panginoon. Pero kung hindi natin paniniwalaan yan, ang buhay natin ay punong-puno ng kamalian. Ayan. Kaya nga ang sabi rito, rejoicing the heart. Okay. So magre-rejoice ka sa iyong puso kasi tama, maayos ang pamumuhay na meron ka. Hindi ka rin dadalhin sa mga kapighatian. Yan po yung salita ng ating Panginoon. Yung sinasabing tama. Okay? Kayo nga lang din eh. Kung ano na mali yung ginawa niyo, masaya ba kayo? Yan. So iniisip-isip niyo pa paano kayo ito. Okay, pero kung ginagawa natin, nakikita natin na yung ginagawa natin ay tama. Kasi ayon sa salita ng Diyos, siguradong tayo ay masaya. Maging sa isang nagtatrabaho, may ipinagawa sa kanya, halimbawa, nagkamali siya sa kanyang ginawa. Masaya kaya yung empleyado na yan? Kasi sigurado, pag nakita nung boss niya na nagpagawa sa kanya at mali, ano ang abuti niya? Sermon. Okay? So, kahit na ano, yun na lang nung nagpapagawa tayo riyan. So, hindi ko lang kasi ugali yung talagang magalit o anuman. Pero siyempre, hindi ko talaga magugustuhan. Makita ko yung CR. Okay? Sa halip na pupunta doon sa drainage yung tubig. Punta rito sa may pintuan. Anong klase yan? Ilang beses kong paalala. Kailangan mas mataas dyan sa gilid kaysa doon sa kwan. Kailangan mas mababa itong drainage. Alam ko, alam niya, dahil gumagawa siya eh. Pero pag talagang sinasadya, lipat sa kabila, ganun pa rin. Sabi ko, ano ba yan? Okay. So, kaya dahil hindi noon nagugustuhan yung gawa, hindi ko na pinapasok. Okay. Gumawa rin dyan. Ayan, may makita kayo dyan. May buntis-buntis doon, yung kan doon. Hindi na nga lang inayos eh. Okay. So, Vera, anong silbi na tayo ay mag-hire?
ng manggagawa kung mga gawa ay kapak. Okay? So, yan po yan. Pero kung tama yung gawa, ay talagang masaya. Okay? So, natutuwa. So, ayan po, no? At pati nga yung paggawa ng lababo, yung palang gumawa noon sa pagkakat, wala rin alam. Okay? So, nalaman ko na lang nung merong na-hire. Sabi nung hinire natin na huli, naglagay ng tiles dyan, pastor, hindi po pwede itong pangkat ng tiles. Ang bilhin niyo yung walang, parang, may kung kasi, may prabagang biyak-biyak sa mga gilid. Pero talagang, ganun talagang pagkakadesign noon yun. Sabi niya, yung bilhin niyo yung walang ganito, walang biyak-biyak, yung diretso yung kalim. Okay. Kasi hindi maganda yung cut. Kaya yun, kung nagtataka ako dyan, hindi maganda yung cut sa lababo. Okay, hindi naman sinasabi nung gumagawa noon. May mga parabagang bungi-bungi sa gilid, makikita nyo yung mga cut. Pero sa ako rin nagtataka, bakit nung ako'y gumagawa noon, nagkakat, hindi naman ganito. Yun pala, hindi ko alam na doon, dahil doon sa talim na ginagamit. Okay, yung talim na ginagamit ko noon, ayun yung ano ba ito? Tawag kasi dito? May mga cut-cut kasi yan sa gilid-gilid eh, yung iba eh. Okay, so dapat lang pala talaga yung walang cut. Diretso lang yung talim na ganun. Yan. So, yan po. Kaya kung mali, ang gawa, hindi po nakakasiya. Ganun din po tayo, no? Okay, sinasabi nga ito yung tama. Magbibigay lubos ng kagalakan sa atin dahil ang resulta niyan ay katuwa-tuwa. Hindi lang sa ating Panginoon, maging tayo mismo. Matutuwa tayo kung maayos ang pamumuhay natin. Matutuwa tayo kung tama ang pamumuhay natin. Sapagkat ang atin pong pinapaniwalaan at pinanindigan ay tama. Okay. Kaya, kung pahawakan natin yung salita ng Diyos, itindigan natin ang salita ng Diyos. Wala tayong dapat pagsisisihan dahil nasa tama tayo. Kaya kahit ikaw na lang mag-isa, kung nasa salita ng Diyos ka, kung ikaw ay naaayon sa salita ng Diyos, manindigan ka. Okay? So it is right. Number four, sabi rito, it is pure. Sabi nga sa verse 8, meaning the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Pag sinabing pure, walang halong marumi, masama. Lahat yan ay puro, dalisay. So alam niyo naman siguro kung ano yung dalisay. Okay. Halimbawa sa tubig, pag sinabing puro, ito po yung talagang walang anumang dumi. Yan. So pag titignan mo, unang-una napakalinaw. Talagang sa tingin mo pa lang ay napakasarap inumin. Okay. So ang kahalintulad nito ngayon yung mga purified water. Wow. So alam niyo ba yung tubig na lumalabas sa diyan sa aircon na hindi lang purified? Yan po ay distilled water. Yan. Yun nga lang, sinabi kasi yung distilled, ay wala kang mineral na makukuha. Natay na tubig ang sabi roon. No, napakalinis niyan. Okay. Pero wala kang pakinabak. Hindi kagaya ng mineral water, kagaya ng mga natural na tubig ulan. Okay. So, o kaya yung galing sa ilog, yung maiinom natin dito, ay mineral yan. Okay. So, pinapadaan lang sa, yun yung ugali natin ngayon, pinapadaan lang sa mga purifier yan para matanggal una-una na yung inilagay dyan na chlorine. Pero hindi naman tinatanggal yung mga mineral niyan. May mga mineral pa rin yung iniinom natin na talagang kailangan ng ating katawan. Pero kung gusto nyo ng distilled, wala nang problema. Yun nga lang, wala talagang mineral. Kaya nga, nagsesearch din ako, pwede bang ipandilig sa tubig, sa halaman itong distilled water.
Sabi, pwede naman. Kaso nga lang, hindi advisable kasi nga walang mineral na makukuha yung halaman sa distilled water. Kasi dyan, nakakaipon dyan sa taas mula doon sa aircon kung halimbawa yung tulo ng aircon. Okay. So, ang advice pa rin, haluan mo ng tubig ulan. Yan. Para naman, siyempre, may pakinabang naman yung halaman na dinidiligan. Okay. So, ayan po. Yun naman yung mga galing sa gripo. Ayan. Ang mga advice din ay kailangan muna bago ipadilig sa halaman ay imbakin muna ng 24 hours bago idilig. Kasi nga, kontra rin sa halaman yung chlorine nito. Ayan. So, ayaw ng halaman yung chlorine. Ibig sabihin yung halaman na dadidiligan ng chlorine, hindi siya masaya. Alam niyo siguro, pag hindi masaya yung halaman, ay hindi maganda tignan. Okay, so, ayan po yung pure na sinasabi. Pinag-usapan ang puro. Ang mahinang tulad natin sa tubig ay yung distilled water. Talagang purong-puro yan. Walang anumang halo, wala nang mineral yan. Okay. Ayan po yung salita ng ating Panginoon. Walang dumi, walang anuman kalikuan, kasamaan, at walang anumang sinasabi nga rito, katuluan na mapandayan, mapaninlan. Kaya ang sabi nga rito, enlightening the eyes, na sino man ang nakakaunawa niyan. Ay talagang mapalad. Kung kaya nga, kung kayo ay nakaunawa, dahil sa pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, ay magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. See, ito nga, dahil sa kanyang pagiging pure, it enlightens. Ano yung enlightening the eyes? Nalalaman natin kung ano yung tama na dapat nating isabuhay. Okay. So, hindi yung puro na lang mali. Yan. So, dati marami tayong katanungan patungkol sa salita ng Diyos. Kung tayo ay mga bago pa lamang. Pero unti-unti nai-enlighten tayo sa pamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung mga katanungan natin ay unti-unti na nababawasan. Tama po ba? Dati siguro ang dami niyong katanungan. Okay. Bible study nga ako, pagkatapos Bible study, meron ba kayong katanungan? May nagtanong, hindi naman patungkol sa Biblia. Nung Biyernes ang tinanong, ano pong grupo kayo? Hindi naman patungkol sa pinag-aralan. Interesado siya pa lamang kung anong grupo. Kasi nga pag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, kahit nagbabible study na, hindi naman natin kasi binabanggit kung anong relihiyon tayo. Ang focus natin yung salita ng Diyos. Kaya siguro na-curious yung isa sa mga binabible study, ha? Nagtanong, ano pong grupo kayo? Relihiyon nyo? Sinabi ko Baptist. Okay. Pero hindi po yan yung tinuturo namin. Yeah. Okay, so it is pure, perfect, sure, right? And next, it is clean, malinis. So, ibig sabihin po ay mapagkakatiwalaan natin. Halimbawa sa tubig, makita mo na ito ay malinis. Alam mo malinis, hindi ka magdadalawang isip na inumin. Pero paano kung nakikita mo marumi? Yan. So, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan mo na pag ininom mo yan, wala kapasok sa iyo na anumang mga toxins sa iyong katawan. Kanina naliligo ako. Kita ko yung isang timba, kasi may timba rin doon na nalalagyan ng tubig. Gumina, tapos may mga gumaganon-ganon. Ano ba yung gumaganon-ganon? Kiti-kiti. Tapos anong mangyayari doon kung halimbawa magiging lamok? Bakit may nakapundo rito na tubig?
Ang ginawa ko, nilabas ko. Pinandilig ko na lang ang halaman. Okay, hindi naman siguro nagre-reklamo yung halaman. Nadiligan ng may kiti-kiti. So, andun, tinaob ko na, hindi ko na dinala doon sa banyo. Matalas, nakakita ako doon ng nung ganun din, malalaki pa doon sa sahig. Saan ba nanggagaling ito? Sabi ko, lalong-lalo na noon, nandun pa yung apakan, may inaapakan na ilagay si Junjun eh. Kasi medyo madulas daw. Katinitig, tinatanggal ko yun. Ang daming dumi na naiipon. At meron din mga kitikiti. Kasi nag-iipon din ng tubig. Tinanggal ko na, sabi ko, marumi yan. Ngayon naman, yung lagayan namin ng shampoo na yung habonera, nandoon pagka naliligo, nababasa rin sa ilalim. Kapos ng ilang araw, tatanggalin ko, marumi rin. Sabi ko, inilagay ko na doon sa hindi nababasa. Kasi doon din nagraling yung lamok. Ay yung mga kitikiti, nakikita ko yung kunting tubig lang na iipon doon sa kwan. Ay binabayan ng lamok at nandoon nagkakaroon ng kitikiti. Sana ngayon wala na kasi inabi ko na lahat, binagay ko na doon sa mga hindi nababasa yung mga kwan doon sa bahay, ay sa banyo. Isip nga ako, kung may pambili ako, siguro bibili ako ng nakahang na paglalagyan ng mga yon. Okay, para hindi na nakalapag doon. Pero alam niyo po, iba po kasi nabing malinis, nakaturuan, walang pandaraya, walang panlinin lang. Ito po salita ng Diyos. Na talagang safe tayo na tanggapin. Safe tayo na ito'y paniwalaan. Safe tayo ay ating sundin sa ating buhay. Kung malinis siya, ibig sabihin, ito ay ating pinag-aaralan, pinapakinggan, binabasa, at ine-apply sa ating buhay. Ang resulta niyan sa buhay natin ay magkaroon din tayo ng malinis na pamumuhay. Ibig sabihin, yung mga dumi sa buhay natin, kung kaunti man natanggal yan, huwag po yung magiging ng salita ng ating Panginoon. So, hindi lang po clean, but sinasabi nga na ito ay true. Sabi rito sa verse 8, the commandments of the Lord, verse 9, judgments of the Lord are true. Totoo. Kaya nga, pag anuman ang mga tinuturo rito, hindi natin pwede sabihin na ito ay mga sinungalingan. So ang Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Sabi nga roon sa Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie. Sabi niya, before the foundation of the world, na ang Diyos na hindi nagsisinungaling, ang sabi niya. Wow. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay ang ating nababasa, pinapakinggan. Alisin natin sa isip natin yung katanungan, baka naman mali ito o baka naman kasinungalingan ito. Sabi, ito ay totoo. Kaya kung gusto natin makarinig ng totoo, makabasa ng totoo, ng salita ng ating Panginoon. Yan po. Huwag kung ano-ano yung mga binabasa natin dyan, na hindi naman salita ng Diyos, tapos yun yung pinapaniwalaan natin na yan ay totoo. O kaya yung napapakinggan natin sa mga radio, television, kadalasan mga yan ay nang aakit lamang. Kadalasan yan may mga pandaraya, panlilin lang. Okay, narinig nyo siguro si Kibuloy, nagsabi, ako ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Tapos pinapaniwalaan mo na siya yung totoo. Ay, siya pala yung anak ng Diyos. Okay. Pinanwala natin na si Kibuloy ang anak ng Diyos o itong anak ng Diyos ay halintulad na rin na hindi natin pinapaniwalaan ang salita ng ating Panginoon. Yung kwento niya na nagkita raw sila ng Diablo sa isang bundok doon sa Davao, pinaniwalaan natin yung kwentong yun, ibig sabihin din, isinantabi na natin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang turo ng Biblia,
Diablo ay espiritu, hindi siya nakikita. Ano nakita ni Tibuloy? Ang Diablo. Kalukuhan. Okay. Kandaw niya at nahulog. Papanood niya at tatadyakan ang espiritu na hindi nga nakikita. Ay, panliling lang panluloko. Pero ang daming nakikinig sa kanya at umaamin. Iba! Yeah. Ibig sabihin, nag-agree sa kanyang katuruan. Kahit na ito ay puro kasinungalingan. Yeah. Mag-ingat po tayo sa mga napapakinggan natin. Maging sa binabasa natin. Kaya magbasa tayo, Biblia. Lagi kong pinapaalala, meron din mahilig minsan na mga nagbabasa ng mga theological books. O, sinuot ng tao na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pero isipin natin yung mga nagsulat niyan ay hindi rin sila perfect. Pwede silang magturo ng mga kasinungalingan na sinagagamitan nila ng kanilang tunuman. It is true. And last dito sa description na it is right. O it is righteous. Matuwid. Wow. Sino man ang manampalataya sa salita ng Diyos at isa buhay ito ay magiging matuwid din ang kanyang pamumuhay. Pero kung pinapaniwalaan natin, sinusunod sa buhay natin ay mga katuruang liko, ang buhay natin ay magiging liko. Kaya po, sipin po natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin. Ito yung sampalatayanan natin. Ito po yung sundin natin. Based sa mga description nito, hindi natin pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos. Based sa mga descriptions na ating napag-aralan, hindi natin pwedeng ipagpalit ang salita ng Diyos sa katuruan lamang ng tao. Maging sa mga tradisyon. Maaaring may nagsasabi, bakit ito na lang yatang church na ito ang walang tradisyon? Well, tradisyon ay katuruan ng tao. At ang Biblia ay pinag-iingat tayo sa mga tradisyon. Malinaw po yan. Okay. Kasi ang sabi roon, beware. Saan ba yung Galatians ba yun? Beware of tama ba? Galatians 5? Or beware lest any man spoil you. Iyan po yung nakalagay doon eh. Patay kasi yung cellphone ko, pinatay ko. Kaya hindi ko makuha. Pero meron pong sinasabi sa Biblia, pinag-iingat tayo. Na ibig sabihin, kung tayo ay pinag-iingat, dapat po ay layuan natin yung mga tradisyon na yan. Yan po, no? Kasi wala pong makabubuti para sa atin yan. Maganda nga yung Christmas eh, may nagsasabi. Kasi pag Christmas, yung mga tao malambot ang puso. Meron ba sa Biblia yan? Ang malambot sa puso ng tao ay walang iba kundi Panginoon. Kahit man pinakamatigas, sa pinakamatigas ang puso na niya. Binahagin mo yung salita at pinalambot ng Panginoon yung puso niya upang tanggapin si Kristo. Tatanggap at tatanggap yan. Kahit hindi Christmas. Yan po yung katotohanan dyan. Hindi po kailangan hintayin natin ang Christmas bago tayo mag-preach ng Ebanghelyo ng Panginoon. Okay. Pero kailangan muna makiayong tayo sa kanila sa pagkakaroon ng Christmas. Hindi po ganun. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, preach the word, season, season, reproof, rebuke, with all suffering, doctrine. In season, out of season. Ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay wala pong pinipiling panahon.
Napakaganda po ng mga descriptions na isa sa mga elements that leads us to give utmost importance to leading or to reading and hearing God's words. And second element nating titignan is the demand from us. So natunghayin natin yung mga description. Ano naman yung dinidemand sa atin? Ano po yung demand sa Tagalog? Hindi po yung idinidemanda tayo sa korte, kundi yung ahilingan sa atin. Ano naman ang hinihiling ng Panginoon sa atin? Unang salita ng Diyos sa atin. Unang-una po, nakahilingan dito sa verse 10 and 11. Basahin ko muna. Sabi rito, more to be desired are they than gold, yet than much fine gold, sweeter also than honey and honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them, there is great reward. Una po na dinidemand sa atin is that we are to desire it more than gold or treasures. Pwede bang mangyari yun na mas pagnanasahan ko yung salita ng Diyos kaysa sa kayamanan dito sa lupa? Kasi yung gold dyan, ibig sabihin kayamanan? Okay. Yung fine gold, ganun pa rin. Yan. Yung talagang malaking kayamanan. Kaya kung ibig sabihin, kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Gold ba? Yung salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, dapat yung salita ng Diyos bilang isang taong nananampalataya ng ating Panginoon. Kasi nga unang-una, ano ba ang kahigitan ng salita ng Diyos sa pera? Ano ba ang mga punto na masabi natin na mas higit ang salita ng Diyos kaysa kayamanan dito sa lupa? Una-una, sagutin natin, mga kayamanan dito sa lupa ay nawawala, lumilipas, nauubos, naluluma, nabubuyok. Tama po ba? Meron kang napakagandang bahay, nakapagpagawa ka. Pero paglipas ng mga taon, yan ay maluluma. Darating pang panahon, maging haunted house yan. So may mga malalaking bahay yan, iniiwan. Yung mga bahay namin doon sa probinsya, nung nawala na yung nanay ko, wala nang gustong matulog doon. Nung nagpakasyon kami, ayan, ayaw nila. Ayaw ni mami, ayaw ni sister Chu na matulog kami roon. Gusto nila doon sa bila. Ang laki-laking bahay. Ayaw matulog. Sabi ko, ano ba to? Okay. So, bira. Okay, so, ang ganda pagkauna, pero matagal na naluluma na. Sasakyan ganun din. Kahit magkano kapahal na sasakyan yan, maluluma at maluluma. Ngayon nga lang patrol natin eh. Ilokon na hindi naandar. Ilokon na maandar pa yan. Okay, so, doon, gumastos na tayo ng gastos talaga, pero wala pa rin. Ayan. Okay, so ipanalangin lang natin na way maayos pa. Okay, kung hindi, ipalitan na lang ng Panginoon yan. Okay. So, kaya po yung mga kayamanan na yan, lupa, nawawala. Tama po ba? Okay. Minsan, aangkinin ng iba. Ayan. Okay. O kaya'y naaanod. O kaya'y, halimbawa, nasa bundok, nai-erode. Pag na-erode dyan, we-erode pa ba? Okay? So, ayan po. At o kaya minsan, nawawala na lang sa atin. Ayan. So, paano ba mawawala ang mga kalupaan? Halimbawa, bigla ka nangailangan ng malaking halaga. Okay, yun na lang yung iyong naiisip. Sinanla mo, binenta mo. Pag nasanglayan, minsan hindi na natutubas yan eh. Lalo na kung bininta na yan. Okay. So, saan napunta?
dahil lang sa nangailangan ka, halimbawa na hospital ka. Okay. So, yun nga yung suggestion ng kapatid ko noon na hospital ako na operahan. Tinawagan niya Sister Remy. Ayan. At yun daw, lupa ko roon. So, ang suggest niya, isangla. Eh, wala naman sa isip namin na magsangla. Basta umaasa lang kami sa Panginoon na siyang mag-aabot ng pangangailangan. So, at least hindi naman nasangla, nabayaran naman yung mga bills sa hospital. Wow. So, ano naman ang salita ng Diyos? Bakit mas mahalaga sa ginto? Kasi ang salita ng Diyos ay nananatili, walang hanggan. Ayan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. But the word of God endureth forever. Ayan po. Hindi lang yan. Kundi ayun na nga po, ito po ay nakapagliligtas sa atin. Ang kaligtasan hindi kayang bilhin ng kayamanan. Malinaw po, sinasabi nga po roon sa Mark 6:38, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kanya na lahat ang kayaman sa mundo pero napunta pa rin siya sa impyerno. Ibig lang sabihin, hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa lupang ito, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero salamat sa salita ng Diyos, salamat sa Ebanghelyo, dahil doon tayo po ay naligtas. Ang kaligtasan ay libre, free, doon sa mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, the demand from us is we are to desire it more than gold. No po, ilagay natin sa una na desire ng ating puso ang salita ng ating Panginoon higit sa ano pa mang kayamanan dito sa lupa. Nawa, matutunan natin yan. Ipanalangin natin yan. Not only we are to desire it more than gold, but we are to admire it more than honey. Wow, sino bang gusto ng honey? Okay, kasi sweeter also than honey and the honeycomb. So gustong-gusto natin kasi nga matamis. Kakaiba yung tamis niya. Okay, yun nga yung kwento ko noon na nagkaroon ng pure honey. Dala ko galing sa probinsya, pinadala ng mga pastor doon. Wild honey. O honey ng wild bee. Hindi pa inabot ng 2 araw, ubos. Ganyan po, masarap ang honey. Okay, pwedeng ipalaman sa tinapay, pwedeng inumin diretso. Okay. At yan ay pangunahin na pagkain ng mga Hudyo. Oh. Kaya ang kakadescribe sa Kanaan, a land flowing with milk and honey. Okay. So, sino ba hindi maiinggan nyo? Eh, gustong-gusto nila ang honey dahil yan po yung pangunahin kain nila noon. Aywan ko lang ngayon kung meron pa yan. Marami pa bang honey doon, sister? Oh, marami pa raw. Okay. So, yung mga nakapunta na ng Israel, alam na alam nila yan. Okay. Pero tayo, eh hindi naman tayo masyado dyan sa honey, basta marami rin nagkakagusto ng honey. Yan. Si Mian nga, bumibili noon eh, yung honey dyan sa pure gold eh. Pinapainom sa mga anak niya. Pero yung mga yun ay hindi na pure yun. Okay, marami nang halo yun. Okay, bagamat nakalagay lang diyan pure, pero hindi yan totoo. Kaya dito sa atin, maraming nagtitinda, sinasabi na pure yan, pero maraming mga halo yan. Minsan nagtinda rin ako niyan, bumili ako ng marami, nagtinda, pero 80% pa rin. Tama ba yun? 80%? May halong lemon, tsaka yung turmeric. Okay, so, we are to admire it more than honey. So, ito po yung demand sa atin, ng atin kung gustong-gusto natin ng honey, then we must gustuin pa natin ang salita ng Diyos. Di ba rin ang walang honey, basta may salita ng Diyos. Hindi po yung honey mo, ha?
Sino yung honey mo? Okay. So, yan po yung demand sa atin. We are to desire it more than gold. We are to admire it more than honey. And we are to make it our guide. Guide. Alam niyo yung guide? Yung siya yung susundan natin na talagang hindi tayo ililigaw. Yan po yung guide. Kagaya niyan yung pintuan natin na sliding yan. Merong guide yan. Okay, yung parang release kung tawagin nila eh. May release sa iba ilalim. Yun din daladanan ng gulong niya. Kwan doon. Kaya nga, kahit anong gawin mo yan, hindi po lilihis yun dahil doon sa guide at saka yun yung inalalagyan ng gulong. Naka-fix doon. Okay. Gaganon-ganon lang, i-slide-slide lang yan. Pero hindi mawawala. Malalayo doon sa pintuan. Dahil nga doon sa guide na yan. Kung wala yung guide, wala. Hindi yan madali. Kahit yan, guide niya nandun sa taas para isara at buksan. Okay. So, may gulong din yan. Yung gulong niya, nakalagay doon sa guide, yun yung bar na yan. Nandun na ibabaw yung gulong. Okay. Doon lang sumusunod yung gulong. Yan tayo, ang guide ay ang salita ng Diyos. Ay yung parang gulong lang na lumadaan sa guide na yan. Yun lang yung susundan natin. Huwag nating hihiwala yan. Kaya ang sabi nga rito sa verse 11, moreover by them is thy servant one. Okay. So ito yung guide niya at nagsisilbing warning niya. Okay. Na ibig sabihin sinasabi sa atin, halimbawa sa ating paglakad, napapaling na tayo, napapariwara, sasabi lang, mali yung iyong nilalakaran. Umayos ka. Dito ka. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa atin bilang ating guide. Siya nagsasabi kung tayo ay napapalayo na, napapalis na ng landas. Naintindihan nyo? Kung walang salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung tayo nga po ay naliligaw na lang landas. Kaya magpasalamat tayo. At yan yung demand niya sa atin. Gawin natin siya na pamantayan ng ating pamumuhay. Tingnan natin yung ating paglakad kung ayon ba sa tinuturo ng salita ng Diyos. Ngayon, kung nakikita natin na hindi ayon sa salita ng Diyos yung ating paglakad, ibig lang sabihin tayo ay nalilihis na ng landas. Napapalanoy tayo, hindi na natin guide. O wala na sa guide ng Panginoon yung ating buhay. Pero lahat ng yan ay mawalan ng saysay kung hindi tayo makinig, magbasa ng salita ng ating Panginoon. Yan po yung dalawang description, dalawa pong elements that leads us to give at most importance to reading and hearing the Word of God. And there is a great reward to those who give utmost importance to reading, hearing, and doing the Word of God. Kaya ang sabi rito sa verse 11, and in keeping them, pinakinggan mo, binasa mo, sinunod mo. Ano ang sabi rito? There is great reward. Malaking papuya, malaking reward ang tatanggapin ng mga mananampalataya na nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, at nag-a-apply ng salita ng ating Panginoon. To give you an example of that reward, una-una makikita po natin sa 1 Peter, sabi roon sa 2:2, as a newborn babe, sabi roon, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Una pong makinabangan is spiritual growth. Minsan, hindi natin pinapahalagahan yung growth natin spiritual. Pero I remind ko po sa atin, meron po tayong spiritual life. Na yung spiritual life natin, kailangan kong lumago.
Itlalako lang yan at nakikinig tayo, nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung mga nababasa at napapakinggan natin ay na-apply sa ating buhay sa biyaya ng ating Panginoon. At doon meron tayong matatawag na spiritual growth. Pero kung nakikinig ka lang, nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi naman na-i-apply, wala pong saysayan. Kaya nga, naalala ko na naman si Brother Romnick. Kasi nga, yung nanay niya, tatay, minamaliit nila yung mga pastor natin. Parabagang wala pong nagkukulang sila. Okay, kasi yung tatay niya, nagtuturo dun sa UCCP. Tinuturo lang din naman kung ano napapakinggan na, na hindi naman sigurado kung yun ay biblical o hindi. Pero nagmamalaki na. Kaya sabi lang ni sa kanila, may alam nga kayo, hindi nyo man na i-apply, anong silbi? E doon, natauhan yung kanyang tatay. Sabi niya, tama ka anak. Oo nga, may mga alam ako pindi, pero hindi ko na i-apply. Kaya, na-realize niya na hindi dapat niya maliliitin at hindi niya isipin na mas magaling pa siya doon sa mga pastor. Okay? Yung mga pastor na yan, hindi lang nakapakinig, nagbabasa ng salita ng Diyos. Isya na hindi nga nagbabasa ng salita ng Diyos. Wala rin na pamakinggan. Hindi puro kwento lamang. Kasi ganun po mag-preach yung mga pastor ng UCCP. Dalasan kwento. Kaya naalala ko yung kapatid ko noon, nag-preach yung pastor. Pagkatapos magbasa ng salita ng Diyos, hindi na nag-preach ng salita ng Diyos, kundi puro kwento na lang. Okay? Matapos ang isang kwento na ng pangalawa, kwento ang pangatlo na. Na naman, sabi ng kapatid ko, maririnig pa ng mga tao, maririnig pa nung nagpipreach, pero walang pakialam yung nagpipreach. Katapos ng pangatlo, meron na pang apat. Na naman, tumigil ka, sabi ko. Pero ganun po sila mag-preach, puro kwento, wala talaga kinalaman sa salita na ng ating Panginoon. Hindi ko minamalit, pero ganun po sila sa amin. Okay, so, is for our spiritual growth. Yan po yung mga bagay na ating titingnan. At dapat, bigyan natin ng importance. Pagbabasa, pagkikinig, at ganap ng salita ng Diyos sapagkat may reward. So, isipin natin, yung spiritual growth ay reward po sa atin. Okay. Tingnan rin po natin sa 2 Timothy 3.17, sabi rito, that the man of God may be perfect or mature, truly furnished into all good works. So, spiritual growth pa rin, maturity, ang binabanggit tungkol sa salita ng Diyos, kung ito ay ating binabasa, pinapakinggan, at isinasabuhay. Not only spiritual growth, but secondly, fruitfulness. Sabi nga po doon sa Psalms chapter 1, verse 2 and 3, but his delight is in the law of the Lord and in his law that he meditate day and night. Sabi roon, yung nagbabasa ng salita ng Diyos, ha? At sabi roon sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, bringing forth his fruit in his season, namumunga. His leaf shall not wither, and whatsoever he goeth, prosperous. Yung sinasabi, bring it forth his fruit in his season. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos at ina-apply, hindi lang po mabibigyan sila ng spiritual growth bilang kanilang reward. Bakos sila po ay magiging fruitful ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Mabunga! Anong bunga yan? Yan po yung bunga ng Espiritu, makikita sa atin yan na sinasabi sa Galatians. Hindi lang yan, matututo rin tayo na mag-akay ng kaluluwa, yung mga kaluluwa na naakay natin, sila ay considered na bunga rin natin yan. Okay. So, sabi nga doon sa Proverbs 11:31, ayan, sabi, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. So isang paraan ng pamumunga ng isang Kristiyano ay sa pag-aakay ng kaluluwa.
Na bawat kami na kay natin, yan po ay fruit na maituturing sa atin. Those are the words. Di ba tayo matutuwa kung tayo ay mabunga na Kristiyano? Nakikitaan tayo ng bunga ng Espiritu Santo at nagkakaroon tayo ng mga bunga ng mga kaluluwa na aakay sa ating Panginoon. Wow. Those are rewards. Spiritual growth, fruitfulness, prosperity. Diba sa, nabanggit ko nga sa Psalms 1:3, in whatsoever he doeth, shall prosper. Ang sabi po ng banal na kasulat. Okay. At magagawin natin kung tayo ay palabasan ng salita ng Diyos, nakikinig at sinasabuhay niyan, ay nagpa-prosperin ng Panginoon. Ano ba yung prosper sa Tagalog? Pagyayamanin? Ano pa? Ha? Nasasaganain. Wow. Mauunlad din. Tama ba yun? Nag-prosper, umuunlad. Hindi ba magandang reward yan? Sa lahat ng ginagawa mo, ang Diyos ang magbibigay ng pag-unlad. Paula rin ka sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, o anuman, lalo na sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. And fourth reward, success. Sa Jews 1:8, sabi roon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe according to all that is written therein. Kaya kumpleto, pagbabasa, pakikinig at observe, ibig pagsunod. And then, for then, thou shalt make thy way prosperous. Ayan ha, prosperous, napag-aralan natin kanina. And then, thou shalt not go success. Magkakaroon ka ng pagtatagumpay. So makita natin yung mga reward na ipinangako ng banal na kasulatan doon sa mga tao na nagbabasa nito, nakikinig at nag-a-apply. Makita natin yung mga reward. Anong gagawin natin ngayon? Nawa, panalangin natin sa Panginoon. Nawa, ibigyan tayo ng kagalakan na magbasa, makinig ng kanyang salita, tumiyarin at kakayaan na i-apply ang kanyang buhay. Turuan niya tayo na mailagay natin ang salita ng Diyos. Ibigyan ang salita ng Diyos na supreme importance or utter importance more than anything else. At ang gagawin ng Panginoon sa atin ay pagbubutihin niya sa atin sa pamamagitan ng mga rewards na kanyang pinangako sa gabi. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.